ganyan lang yung ano. Pag binaba ka, namamatay. Bilis mamatay. Wala na. Pangalawang beses na to. Meron na lang tayong gig. Tulad sa Traveler's Brew, kakatawag lang ni Sir Mike. Medyo mas maaga naman ngayon, pero biglaan pa din, short notice. Pero G tayo dyan. Samahan niyo ako, meron tayong biglaang gig ngayon. This time, mapapakita ko na ng maayos yung bar. Mapapakita ko na, ma-show off ko na yung tsura ng bar, kung okay ba. Panatana natin to. Let's go! Naligo ko na yung gamit. Maliligo naman ako ngayon. Okay. Let's go. So ngayon, ang gagawin natin, ibababa ko si Maxine doon sa kabilang bahay. Kasi hindi siya kaya rito iwan. Marami ng bantay dito. Bata, may aso. Tapos saka tayo diretso ng gig. Yung owner, anong plate number niya? Mercules, 5. Okay. Pwede ba? Pwede na Maynila, ano? Alam ko, pwede naman ito. Oo, kasi pwede sa expressway eh. Meron na lang ako, owner. Wala ako sa sakyan eh. Ano na? Meron na lang ako, owner. Sige. Sige, pupunta ako dyan, mabalik ako dyan. Okay. Okay, sige, salamat tay. So, meron tayo konti problema. Kasi, syempre, nakauna ako sa gig. Ito na nga, papunta na nga ako eh. Ang problema ko, ay, saan ba ito pumunta? Papasok. Pare! Tanya na ako magkama ka ng motor. Ang hassle. Ay, Diyos ko Lord, nakakahiya talaga. Nakabangga pa ako ng kotse. Eto ngayon, panghiran tayo ng owner kay tatay. Mag-owner tayo papuntang gig, Diyos ko Lord. Sana kaya natin ito. Ang hassle nito kapag umula, jari tayo. Pero, pili ko, ayos naman yun. Yung owner. Pero nababasa, ewan ko kung nababasaya tayo pa pag naka-owner. Basta, bahala na. Wala naman Joyce eh. Wala tayong sasakyan eh. So, babalik tayo ngayon doon sa bahay. Wala namang sinabing call time sa akin ngayong araw kasi biglaan lang ulit yung tawag sa akin. Kaya lang. Kasi lang kasi naka-owner ako pag dumating ako doon. Wala eh. Umuuna ako. Tapos, iniisip ko ngayon. Ngayon lang ulit ako kasi ako nag-gig. Kaya hindi ko naisip, hindi ko na, wala. Wala akong, ang ina-anticipate ko lang yung traffic, ganyan. Pero hindi ko naisip yung coding. Coding nga pala ako ng Friday, tapos wala yan niya dyan yung isang kotse. Dati kasi meron pa isang kotse sa airmats ko na nagagamit ako. Para pag Friday, pwede ko gamitin yung kotse na yun. Eh ngayon, wala. Paano ba to? Wala akong kotse. So, wala tayong choice. Mag-iaral tayo ng owner sa airmats ko. Hindi naman ako nahihiya na dumating doon na naka-owner. Nahihiya nga ako actually sa airmats ko kasi nanghiram ako ng sakyan sa kanya para sa trabaho.
Well, sigurado naman, okay kay tatay yun. Support naman niya si tatay sa abot na makakaya niya. Kaya lang kahit na, naiya pa rin ako na nagamitin ko yung kotse niya. Anyway, update ko mamaya kung ano mangyari. Basta tinabihan ko na sa tatay, mag-iram ako ng sakyan sa kanya. Alright, so first time natin gumig ng naka-owner. Pero wala tayong choice eh, kasi wala eh. Coding nga eh. Kailangan gawin ko ito ng paraan, naka-owner ako sa gig eh. So tiis-tiis lang muna tayo. Ayos naman itong owner ni tatay, maganda naman kondisyon na ito. Sana lang gabayan tayo maigin ni Lord sa journey natin papunta sa gig. Baka pag-deliver tayo ng kung ano expectations sa atin ngayong araw. Sana mag-enjoy yung mga tao dun sa bar. Mag-enjoy lahat, pati ako. Yun lang. Let's go! Alright! So nakarating naman ako sa gig. Actually, naka-isang set na ako. Hindi muna ako nag-vlog kanina pagdating ko kasi agad-agad eh. Pagdating ko rito, kailangan kumanta na ako agad kasi may nahabol na guest na kanina pa naghihintay. Biglaan kasi, sobrang short notice eh. Kaya medyo maghintay yung guest dun sa tugtugan. So tinapos ko muna yung set bago tayo nag-update. Update natin is naka-isang set na ako, nakatugtog ako, at mahalaga sa lahat, nakarating ako. Kahit yung order ng tatay ko. Kahit yung order ng tatay ko. Let's go, order ni tatay. At least nakapalag-palag tayo. Ito, pakita na natin yung bar. Oh,
So, ayun na nga, no? nung pauwi na ako, tinatry kong buksan yung kotse. Ay, mag-start ng owner ni tatay. Pinagpaikot-ikot ko na, wala na. Tinawag ako sa tatay, ano? Ngayon, sabi ni tatay, hindi naman daw siya nagkakaproblema ng ganito. So, tinry ko ulit ang tinry hanggang sa wala na. Feeling ko, maubos na yung battery ko. Ginawa ko, tinawag ko si kuya. Basta doon, si kuya ang nagpa-parking. Sabi ko, boss, kasi papuntay ko sana airpods ko, paparehas ko sana. O, kaya lang, yun din naman kasi gagawin namin. Tutulak lang din naman namin tong owner. So, nagpatulong na ako kay kuya. Sabi ko, pre, okay lang ba magpatulong sa'yo, magtulak? Tinry namin tulak ilang beses. Napastart namin isang beses lang, kaya lang, namatay pa rin. Kahit pinipilit ko i-maintain yung gasolina. Actually, iniisip ko kanina, uwi na lang muna ako, kuha akong taxi, sakay ko lahat ng gamit ko sa taxi, uwi ako sa bahay, matutulog ako, pagising ko, babalikan ko to. Sa ako po problemahin. Kaya lang, may gig ako mamaya, tapos pagod na ako. Tapos babalikan ko rin naman tong kotse. So, ang nangyari is, napag-desisyon na namin na pupuntahan na lang nila ako ngayon. So, sa ngayon, naghihintay lang muna ako ng rescue. Pero sobrang pagod na ako, basang-basa na ako ng pawis. Oh my God. Sana matapos din na tong gabi na to. So yun lang, antayin lang tayo ng rescue rito. And then, balta ko kayo mamaya kung ano mangyari. Let's go. Pero itong silinyador ton nito ay basa. Silinyador? Oo. Oh. Ito rito, may gasolina siya. Ito lang kung silinyador lang. Parang nalulad-nalulad yung isa. Yan na yun, tol. Tining na naman eh, oh. Ah, hindi, may delay. Ayun, oh. Patay, no? Gas. Hindi ko mahuli. Wala na. Huwag masyadong gasa. Taga, pipitingin ko, ah. Namamatay eh, pag binitawan ko. Update lang, namamatay pa rin talaga after ng troubleshooting, so wala kaming choice kundi itaw. So hinihila nga ako ngayon ng kotse ni ate. So ganito muna sistema natin ng kamamaya, hinihila muna tayo ng kabilang kotse kasi namamatay pa rin talaga yung owner, so wala tayong choice. Tiis lang muna ito hanggang Cavite. So ayun na nga, no, naka-uwi naman tayo kahit papano. Na-hassle tayo maigi pero ang mahalaga, naka-uwi tayo, ligtas tayo, walang hassle. Actually maraming hassle pero safe naman. Tapos nakatugtog naman, na-deliver naman natin kung ano yung expectations sa atin. Tapos hindi ako masyadong paos ngayon, hindi ako inuubo, hindi ako nilarinitis, walang allergies na ganun. So sa akin sold naman, sobrang hirap lang talaga nung pauwi. Pero ang mahalaga tapos na. Ngayon makakapagpahinga na ako, matutulog na ako, umaga na, Diyos Lord. Saka pala ako matutulog, may gig pa ako mamayang alas 7 ng gabi. Pero ganyan talaga, laban lang. Pasalamat pa rin ako kay Lord kasi nga hindi tayo napahiya sa kliyente natin, sina Sir Mike. Feeling ko nag-enjoy naman sila sa music. Next Friday, coding ako ulit. Ang plano ko, since 6 PM ang start ko doon, darating na lang ako doon ng 5 PM. Kasi 5 PM wala pa namang coding. So baka umalis ako dito ng mga 3 or 4 PM para nandun ako ng 5. Hindi na ako ma-hassle sa coding. Dala ko yung sarili ko sa sasakyan. So ngayon, sira yung kotse ni tatay. Wala siya sa sasakyan. Pero may isa pa namang kotse doon. So yung kotse na pinsa ko doon, binagarahin doon sa bahay. Baka makigamit-gamit na lang muna siguro si AirPods. Wala eh, tempo nang sira sa akin eh. So, update lang, no. Pangalawang beses ko na naginapit kasi kanina basa, maraming hassle kanina nung hapon eh. Kaya ang nangyari is nanghiram na naman ako kay tatay ngayon dahil Friday ngayon, coding. Hindi ko dala yung kotse. Ayun yung kotse ko sa likod.
Nanghiram na naman ako yung tatay ng sasakyan, kaya eto, dala ko to nung owner na naman ni tatay, and ayos na siya. Kasi after a couple of troubleshooting, finally naayos na rin namin yung daloy ng gasolina nitong sasakyan na to, and sobrang smooth nito. Isipin nyo rito, sobrang tahimik dito, tingnan nyo. Pero kung maririnig nyo yung kotse ni tatay, sobrang tahimik niya. So hindi nyo siya maririnig. Pero yan, sobrang smooth nito tumakbo, sobrang okay nito, promise. Well, hindi siya power steering, syempre. Owner siya, walang aircon, ganyan. Pero, pakinggan nyo naman yung makina niya, no? Halos wala nang tunog, para siyang kotse. Ganun siya tumunog. So, nagamit ko siya ngayon, mas confident na ako gamitin to kanina. Kasi, yun nga, alam kong naayos na namin lahat yun. So, yun lang. Naisingit ko lang dito sa vlog kasi parang ang pangit naman ng owner ni tatay. Eh, pinagmamalaki ko tong owner na to kasi mahal na to ng tatay ko eh. Sobrang linis na to, pati engine bay na ito, sobrang linis palagi. Sobrang mahal niya tong owner na to, kaya inaalagaan din namin to. Katulad ng pag-aalaga namin sa tatay namin. Yun lang, balik na tayo sa video. Let's go! Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw. Sobrang haba nitong araw na to. At least may kausap ako, kahit hindi naman kayo sumasagot talaga pag sinushoot ko to. Para lang ako baliw. Pero yun lang, I appreciate na nanood ka hanggang dito sa part ng video na to. If you like this video, maybe you can give it a like or share. Ikaw na bahala dyan. Follow mo na rin ako, Papa AJ TV, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Ikaw na bahala dyan. Maraming salamat. See you sa next video at sa stream mamaya. God bless you mga lods. Kita kits. Let's go!